Reputasyon, Part 7. Ma, I'm sorry. I can't make it. Ang dami pang trabaho dito sa resorts. Sagot ni A sa ina nang tawagan ito kinagabihan. Nakailang tawag na ito sa kanya sa cellphone niya at sa secretary niya, pero hindi na makausap dahil sa dami ng inaasikasong mga papeles sa resort. Iho, alam mo naman na schedule ang dinner ni Iris ngayon sa bahay, diba? Yes, ma. But ang dami kong paperworks na kailangan tapusin tonight. I'll set another dinner date when you are not busy, iho. Just call Iris tonight and explain everything to her. Baka magtampo na yun sa'yo. Sagot ng mama niya sa kabilang linya. Yes, ma. Don't worry. I'll call her tonight. Enjoy the dinner and good night, ma. Paalam ni A sa ina at inilabag sa ibabaw ng mesa ang cellphone. Hinagod niya ang batok na kanina pa sumasakit sa dami ng trabahong kailangan niyang gawin. I'm not supposed to be here. Buulong ni Ace at binagsak ang katawan sa malaking kama. Dinala niya sa cottage ang trabaho sa opisina dahil wala siyang balak magpalipas ng gabi sa opisina niya sa resort, kaya binitbit na lang niya ang mga papeles na kailangan niyang basahin at pag-aralan para magawa ng solusyon ang problema sa resorts. Sa pilitan lamang siyang pinauwi ng kanyang papa sa bansa dahil nais nitong siya ang mag-manage ng resort. Dahil nasa tamang edad na daw siya at kayang-kaya na niyang patakbuhin mag-isa ang resort. Alam ni Ace, isa lang ang maraming dahilan ng papa niya, ang resorts kung bakit siya nito pinabalik sa San Roque. 5 taon siyang nawala sa San Roque dahil sa nangyaring iskandalo noon ay sapilitan siyang dinala ng papa niya sa Amerika. Para matigil na ang pang-uusisa niya tungkol rito at sa pamilya Santos na nag-ugnay rito. Wala naman siyang nagawa ng mga panahong yun, kaya sumunod na lang siya. Doon siya nakapagtapos ng pag-aaral at kumuha na rin ng master degree. Alam naman niyang siya ang magmamanage ng Bienvenida Resorts pag umuwi siya ng San Roque. Siya lang kasi ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya nila. May 2 siyang kapatid na babae, si Ara na nakagraduate na rin, at may sariling boutique sa loob ng mall. At Anasel naman na nasa 3rd year college pa lang. Kaya wala nang ibang maaasahan ang papa niya na magpatakbo ng resorts kundi siya. At sumasakit ang ulo niya sa dami ng dapat niyang tapusin sa resorts. Dahil pakiramdam niya, napabayaan ng papa niya ang resorts dahil kung magmamatigas pa siguro siya at hindi bumalik sa San Roque, baka tuluyang bumagsak ang resort. Ang Bienvenida Resort, ang nag-iisang resort sa bayan ng San Roque. Namana ng papa niya ang resort sa mga magulang. Nag-iisang anak lang ang papa niya kaya rito napunta ang malawak na resort. Nung una, napapalago ng papa niya ang resort. Maraming dumadayong turista at mga karatig bayan, kaya naman sikat na sikat ang Bienvenida Resort sa maraming lugar. At nitong mga nakalipas na taon, ay pakiramdam niya na pabayaan ng papa niya ang resort. Nakita niyang humina ang kita ng resorts na kinakailangan pang magbawas ng tauhan sa ilang department at marami ring mga silid ng hotel ang hindi maaayos at kailangan ipagawa. Nagbuga si Ace ng hangin at hinawakan ang nananakit na ulo. Napapapikit siya at mula sa kung saan ay lumitaw ang magandang mukha ni Samantha. Mabilis siyang nagmulat ng mga mata at napatitig sa kisame at tila mula roon ay nakikita niya ang maamong mukha ni Samantha na ilang gabi nang gumugulo sa isipan niya. Ilang gabi na siyang hindi pinapatulog ng kakaisip kay Samantha. Nagtataka siya kung bakit at ipinipilit na sinasaway ang sarili sa nakikitang dahilan. Hindi siya dapat nagbabagabag ng isang Santos. Hindi niya dapat iniisip sa Samantha. At lalong-lalong hindi siya dapat maakit sa amang mukha at ganda nito at katawan nitong mapangakit. Ilang beses na ba niyang namura ang sarili dahil sa tuwing makikita si Samantha, nais niya itong mahawakan at mahalikan. Mula nang makita niya ito sa mall, hindi na ito nawala sa isip niya at sa unang pagkikita nilang yon ay agad na itong nakilala. 5 taon man ang lumipas, walang nagbago sa maamang mukha ni Samantha. Andoon pa rin ang kainusentehan sa mga mata nito at alam niyang takot at galit sa kanya si Samantha. At dapat ganoon rin ang maramdaman niya rito. Dapat galit siya kay Samantha at hindi kung ano-anong damdamin ang mapupukaw niya rito. Damn you, Ace. Bulong ni Ace sa sarili at naupo mula sa pagkakahiga.
nilamukos niya ang mga palad sa mukha. Stop thinking about her. She's not good for you. Bulong niya ulit sa sarili at tumayo. Nagtuloy sa ref at kumuha ng alak. Binuksan iyon at mabilis na ininom. Hindi siya mahilig uminom pero mula nang makabalik siya at makita si Samantha, tila nasasanay na siya sa pag-inom. Ace? Ace, open the door. Ace, please open the door. Sigaw mula sa likod ng pinto, kasabay ang malalakas na kabog ng pinto na pilit na pag-ikot sa doorknob. Mabilis ni Ace ibinaba ang alak at lumapit sa pinto na pakiramdam niya ng mga oras na yun magigiba sa lakas ng mga kabog. Ace? Ace? Samantha? Nagtatakang sabi niya nang makita si Samantha sa labas ng pinto. Humihingal at puno ng luha ang mga mata. Kumunot ang noon niya sa nakitang itsuri nito. Please let me in. Pagsusumamo nito at liningon ang pinanggalingan. Sinundan niya ang nangtingin ito. Isang lalaki ang nakita niya tumatakbo papalapit. Mabilis niyang hinila si Samantha papasok ng pinto at lumabas ng pinto para tingnan ang lalaking sumusunod kay Samantha. Tumigil ito sa pagtakbo nang makita siya at nagtaas pa ng dalawang kamay at tumalikod na naglakad palayo. What happened? Tanong niya kay Samantha at pinaglipat-lipat ang tingin niya kay Samantha at sa lalaki naglalakad palayo. Marahil turista ito na sobrahan sa alak dahil sa paggewang-gewang ang lakad nito at marahil mabagal din ang pagtakbo dahil hindi nito naabutan si Samantha. Wala na ba siya? Takot na tanong ni Samantha habang tumutulo ang mga luha sa pisngi at nanginginig ang buong katawan. Nakayakap ang mga kamay nito sa sarili at nasa mga inosenteng mata ang takot. Has gone? What happened? Uling tanong ni Ace. Napahagulhol naman ang iyak si Samantha at tila nanlalambot ang katawan. Inalalayan niya ito at pinaupo sa kama. He tried to touch me. Sagot nito sa pagitan ng pag-iyak. Buti na lang nakatakbo ako. Patuloy ni Samantha at lalong lumalakas ang pag-iyak. Naikuyom niya ang mga kamay at nagtatagis ang mga bagang naggalit. Tama na. Has gone and I'm here. I won't let anyone hurt you. Ewan niya kung bakit nasabi ang mga bagay na yon. Pero alam niya sa sarili na totoo lahat yon at yon ang nararamdaman niya ngayon. Habang nakikita niyang umiiyak sa Samantha at takot na takot dahil sa manyak na yon. Bukas na bukas, hahanapin niya yon at paaalisin sa resorts. Wala siyang pakialam kung turista ito o ikakasira man ang resort ang gagawin niya. Ang mahalaga, walang masama na loob ang makapasok sa resort niya. Uminom ka muna. At iniabot ang baso ng tubig. Nagpunas muna ito ng mga luha sa pisngi bago tinanggap ang baso at mabilis na ininom yon. Salamat. Saan ka ba nakita ng lalaking yon? Sa may tabing dagat. Naglalakad ako nang bigla siyang sumulpot kung saan. Sagot ni Samantha habang pinapahid sa mga kamay ang luha at ilang beses niyang napansin ang pagkagat nito sa labi. At di rin ilang beses siyang napalunok habang pinagmamasdan ito. Suot pa rin ito ang bistida nitong kulay dilaw na lalong nagpatingkad sa maputi nitong balat at nagpapakita sa magandang hubog ng katawan nito. Simple pero may kakaibang dating ang nagumugulo sa kanya. Out of nowhere, he grabbed me sa bewang. Then, ayun, nagtitili na ako. But parang may party doon dahil malakas ang music? Walang nakakarinig sa akin. So ayun, nagtatakbo na lang ako. And worst, hinabol niya ako kaya ako nakarating dito. Patuloy ni Samantha at liningon siya. Mabilis niyang iniwas ang mga mata rito. Ayaw mo niyang aminin pero may epekto sa kanya, si Samantha at hindi niya ito nagugustuhan. Then why here? Bakit sa cottage ko? Tanong niya at nagkasalubong ang mga mata nila at muling napakagatlapi si Samantha. He groaned. I don't know. Maybe I thought I'm safe here. Safe in here? With me, Samantha. Why? Am I not safe in here with you?
Baliktanong ni Samantha habang nakatitig sa mga mata niya. No, you hate me so much. But you won't let him rape me sa loob na resorts mo dahil alam kong ayaw mo ng skandalo. Definitely. And ano ginagawa mo sa resort ng ganitong oras? Pag-iiba niya ng usapan dahil alam niyang mababangay lang sila at sinulyapan ang relo sa braso. Mag-aalis 9 na ng gabi. At paano ka nakapasok sa loob tapos na yung duty mo? Nagyuko ito ng ulo at nagkagat-kagat na naman ito ng mga ibabang labi. Naiinis na siya dahil kanina pa siya nito inaakit nang walang kamalay-malay. Pinapasok ako dahil sabi ko may nakalimutan ako sa loob. Nakayukong sagot ni Samantha at alam ni Ace nagsisinungaling ito dahil hindi siya nito matingnan ng diretso. Well, gabi na. Ihahatid na kita. Presinta ni Ace at hinila ang jacket na nakasabit sa upuan at tiniabot kay Samantha. Isuot mo. Malamig sa labas paggabi. Huwag na. Sanina ako. Tanggi ni Samantha at tumayo mula sa kama. Thank you. Nahihiyang sabi ni Samantha at humakbang palapit sa pinto. Ihahatid na kita. Huwag na. Nasa labas ang bike ko at... Enough. Putol na Ace sa pangangatwiran nito at ipinatong sa magkabilang balikat nito ang jacket at hinila ang susi sa tokador malapit sa kama at sinamahan na niya ito palabas ng cottage. Sanina ako magbike ng ganitong oras. Matapos na nangyari sa'yo, hindi ka natatakot na umuwi mag-isa? Natatakot, pero... Got in. Ace pa ka kasi... Samantha, get in the car. Utos ni Ace at buti naman, sumunod na ito bago pa siya tuluyang mainis. Yung bike ko nasa may poste. Sabi nito habang papalabas ng gate ang sinasakyan. Balikan mo na lang bukas. Ang importante, makauwi ka ng maayos ngayong gabi. Sagot ni Ace na nasa kalsada ang mga mata. Ituro mo ko saan daan papunta sa bahay niyo. Kahit sa may kanto mo na lang ako, ibaba. Huwag na mismo sa bahay. Wala akong atraso sa pamilya mo. Kayo ang may atraso sa akin. Kaya wala akong dapat ikatakot sa pamilya mo. Sabi ni Ace nang mahulaan niyang nag-aalala ito, baka makita siya ng mga kapatid. Sinulyapan ni Ace ito, pero nanatili sa labas ng bintana nakatingin at hindi pinansin ang sinabi niya. Inihinto ni Ace ang kotse sa tapat mismo ng bahay nila. Sinilip niya ang bahay na may dalawang palapag at yari sa kahoy at mukhang lumang bahay na marahil inuupahan lang ng mga ito dahil ang alam niya, palipat-lipat lang ng mga pinauupahang bahay ang pamilya ni Samantha. Salamat, Ace. Pasalamat ito at kinakapa ang lock ng pinto. See you tomorrow, Samantha. Sagot ni Ace. Tumangulang si Samantha at bumaba na ng sasakyan. Mabilis ni Ace pinaandar ang sasakyan at hindi na niya hinintay makapasok sa loob ng bahay si Samantha. Ayaw muna ni Ace makita ang mga kapatid nito, lalo na si Lorraine, at ang babaeng muntik na sumira sa pamilya nila. Dahil sa mga nangyari noon, muntik nang mamatay ang mama niya. Nang gabing palayasin niya si Samantha at pamilya nito, ay nagtangkang magpakamatay ang mama niya. At mabuti na lang, kaagad itong nausugod sa ospital. At kung sakaling nawala ang mama niya ng mga oras na yon, hindi niya alam kung ano ang mga kaya niyang gawin kay Samantha at sa pamilya nito. Damn it, Ace. You should hate her. Mura niya sa sarili at sumiklab muli ang galit niya sa mga ito matapos maalala ang mga paghihirap ng mama niya ng mga panahon na yon. Sino yon, Sam? Nakangusong tanong ng Ate Angeline niya nang salubungin siya nito sa pinto. Sinong naghatid sa'yo? Usisa ni Angeline habang nagganda haba-haba ang leeg nito sa pagtanong sa labas. Kaibigan lang. Matamlay na sagot ni Samantha at nagtulugoy sa pagpasok sa loob. Wala ka naman kaibigan ah. Nakasunod na sabi ni Angeline. Nagkibit-balikat lang siya at naramdaman ang jacket na nakasabit sa mga balikat. Kaninong jacket yan? Mukhang mahal ah. Tanong ni Angeline at mabilis na hinila ang jacket sa balikat niya. Bango pa! Habang inaamoy ang jacket. Mayaman ba yung naghatid sa'yo? Lalaki yun o.
Ano, jowa mo? Sunod-sunod na usisa ni Angeline habang hawak pa rin nito ang jacket ni Ace at inaamoy. Akin na nga yan. Inis na sabi ni Samantha, sabay hila sa jacket at naglakad paakit sa taas. Pinagpapasalamat niyang ang ate Angeline na lang ang nasa sala dahil kung nagkataon nagising ang ate Roxanya, isa pa yun na hindi titigil sa kakausisa kung sinong naghatid sa kanya. At alam niyang magugulat ang mga ito, baka hindi pa maniwala pag sinabi niyang si Ace Bienvenida ang naghatid sa kanya. Hoy Sam, hindi mo ba sasagutin ang tanong ko? Habol ni Angeline na pinaikot lang niya ang mga mata at walang kibong umakyat sa taas. Pagpasok sa silid, nakita ni Samantha nakahiga na ang nanay niya sa kama. Naupo siya sa sofa sa may gilid ng tokador. Tinaas niya ang mga tuhod roon at niyakap. Takot na takot siya kanina dahil buong akala niya mapapahamak na siya. Dinala siya na sa pagbabalik sa Bienvenida Resort dahil lagi naman siyang libre pumasok doon. Naisipan na niyang pumasok sa loob kahit gabi na. Ang dami kasing gumugulo sa isip niya at ang dami ng iniisip at hindi niya namalayan na napalayo na pala ang paglalakad niya at mula kung saan sumulpot ang isang lalaking lasing na tila ibang lahi. Marahil turista lang ito at hindi taga San Roque. Agad niyang nahulaan na lasing ng lalaki dahil sa kilos nito. Nagtitili siya nang bigla siyang yakapin ito sa bewang at pilit inihiga sa buhangin. Nanlaban siya at ginawa ang lahat para matakasan ang lasing na lalaki. At pinagpasalamat niyang nagawa niyang mailayo sa kanya ang lalaki at nagtatakbo palayo. Pero sinundan siya ng lalaki. Binilisan niyang pagtakbo dahil na rin sa takot at kaba. Naiyak siya dahil hindi niya alam kung makakaligtas siya. Panay sigaw niya at hingi ng tulong pero dahil malakas ang musika sa isang cottage ay walang nakakarinig sa kanya. Isama pa, nagabi na rin kaya halos nasa loob na ng mga cottage ang mga guest ng resort. Dinala siya ng pagtakbo sa cottage ni Ace. Ewan niya kung bakit doon siya dinala ng mga paa. Kahit wala namang kasiguradohan ito kung sakali. Halos magiba na niya ang pinto sa pagkabog at nawalan na siya ng boses kakasigaw kay Ace. At pinagpapasalamat niya nang bumukas ang pinto at nakita ang gwapong mukha ni Ace na nakakunot ang noong nakatingin sa kanya na waring nagtataka kung anong nangyari sa kanya at kung anong ginagawa niya sa cottage ng ganitong oras. Matapos niyang masabi rito ang lahat, nakataan niya ng pag-aalala si Ace sa mga mata nito tulad ng nakita niya noong iligtas siya sa pambabastos na rin. Nag-aalala ba talaga sa kanya si Ace? Tanong niya sa sarili at niyakap ang mabangong jacket ni Ace. Aminin niyang nakaramdam siya ng relief nang makita si Ace. Pakiramdam niya, ligtas siya kay Ace at walang mananakit sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon na iligtas siya ni Ace, sa mga nambabastos sa kanya. Una noong high school siya kay Rain at ngayon sa isang dayuhan na nais siyang gawa ng masama. Ace, bulong niya. At tila nakikita niya ang gwapong mukha nito. Kinabukasan sa almusal, siya ang pinag-uusapan. Pilit siyang tinatanong kung sino ang naghatid sa kanya kagabi. Pero hindi niya sinasagot ang mga ito. Mabilis niyang inubos ang almusal. Ang arte mo ha, sabihin mo na kasi. Pamimilit pa rin ang ate Angeline niya. Wala nga yun. Sagot niya at tumayo mula sa hapagkainan at mabilis nang lumabas ng bahay para iwanan na ang mga ito. Tingnan niyo nay, wala yung bike niya. Narinig pa niya yung sumbong ng ate Angeline niya sa nanay nila. Wala siyang bike kaya kailangan niya lakarin ang papunta sa Bienvenida Resorts. Ayaw niya mag-tricycle dahil mamahalan daw ang pamasahe, lalo naman sa taxi. Isa pa, sanay na siya sa malayo-layong lakaran. Kinuha niya ang ballpen at papel sa bag niya para isulat ang mga gagawin niya sa resort ngayong araw habang naglalakad. Nang may bumusina sa kanya, napalingon siya at nakita ang pamilyar na kulay ng mamahaling sasakyan. Huminto siya sa paglalakad nang tumigil ang kotse sa harapan niya. Ilang saglit lang bumaba ang driver ng mamahaling kotse. Si Ace, nakakulay asul ng damit, magulo ang buhok na tinatangin ng hangin at syempre gwapong-gwapo naman ito at tila para sa kanya ito ang pinakagwapo sa San Roque. Kumunot ang noon niya nang matapos itong masuri. Good morning.
Walang ngiting bati ni Ace habang nakatayo sa bukas na pintuan ng kotse. Get in, isasabay na kita sa resort. Sabi ni Ace habang nakatingin sa bastida niyang pinapahid ng hangin at ilang beses na niyang pinipigilan sa mga kamay. Malayo-layo pa ang resorts. Baka lawit na yung dila mo pagdating mo doon. Doon bang punta mo? Tanong ni Samantha dahil sa pagkakaalam niya sa subdivision ang bahay ng mga bienvenida at kung sa bahay hindi dapat ito ang daan nito papunta sa resorts. Sumakay ka na. Ulit ni Ace. Sinulyapan niya ang mahabang kalsadang lalakarin pa niya kung sakaling hindi siya sasabay kay Ace. Isipan niligtas siya ni Ace kagabi bilang pasasalamat na lang nito ay huwag tanggihan itong isabay siya. Tumango siya at inayos ang bag na nakasabit sa katawan at humakbang palapit sa passenger seat. Ito na ang ikalawang beses niyang pagsakay sa magarang kotse ni Ace at hindi man siya nito pinagbubuksan ng pinto tulad ng mga napapanood niya. Bakit naman gagawin ni Ace yon? Eh galit nga ito sa kanya. Marahil tumutulang lang ito dahil naaawa ito sa kanya. Salamat pala kagabi. Basag ni Samantha sa katahimikan habang tinatahak nila ang malinis at mailiwalas na kalsada ng San Roque. Don't mention it. Yung jacket mo pala nasa bahay. Lalaban ko muna bago ko isole. Patuloy ni Samantha habang pasulyap-sulyap siya sa gwapong mukha ni Ace. Nasa kalsada naman ang pansin nito kaya malaya niya napapagmasdan ang mukha nito. May makapal na kilay pala ito at magagandang pilik mata na bumahagi sa mga mata nito. Hindi naman singkit pero maliit. Matangos ang ilong nito at manipis ang mga labi. Ang chin nito may mga tila tumutubo na balbas roon. Marahil hindi ito nakapag-ahit. Enjoying the view? Tanong ni Ace na di man niya nilingon. Napalunok siya at mabilis na tumingin sa labas ng bintana. Yeah. Tarantong sagot niya. Anyway, pinalis ko ng lalaki ng basta sa'yo kagabi. Sabi ni Ace. Oh. Tanging nasabi ni Samantha at napakagat sa ibabang labi. Narinig niyang tumikim si Ace at sinulyapan siya. Samantha, I don't want anyone to know about what happened last night and... I see. Kaya mo ba ako isinabay para sabihin na huwag kong sabihin sa iba ang nangyari sa akin sa resorts? Paniniyak niya kahit alam na niya ang isasagot nito. Well, Samantha, hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat. But all I know, you were in danger that night at nagpapasalamat ako dahil nagpunta ka sa cottage ko. Yeah, dahil kung sa ibang cottage, baka kumalat ang nangyari, hindi ba? At iniisip mo na malaking kasirian sa resort mo pag nalaman ng lahat ang nangyari sa akin. Ganun ba? Tanong ni Samantha na hindi mo itago ang inis dahil alam na niyang yun ang dahilan kung bakit tila bumait ito ng konti sa kanya. May pahatid-hatid pa ito kagabi at ngayon naman, sinabay daw siya. Alam naman niyang inaabangan talaga siya nito para makausap na huwag sabihin sa iba ang nangyari. I'm just saving my resort. Ayoko madungisan ang pangalan ng resort ko at ayoko ding madikit ang pangalan ng resort ko sa pangalan mo, Samantha. Mabilis na sagot ni Ace na nagdulot ng konting kirot sa dibdib niya. Yeah, right. Dahil pag nadikit ang pangalan ng resort sa pangalan ko, malaking kasiraan yun para sa resorts. Tanging sagot ni Samantha. That's why, una pa lang pinaaalis na kita. But of course, nagmamatigas ka at ayaw mong umalis. Madiin na sagot ni Ace at pinapasok sa malaking gate ang sasakyan. Tatapusin ko ang isang buwan, Mr. Bienvenida. At sa loob ng isang buwan, nang pananatili ko rito, hindi ko dudungisan ang resorts mo. Gaya ng unang pakay ko rito, nais ko lang malaman ang katotohanan kung... Ano pa bang katotohanan ang hinahanap mo dito? Tiimbagang nasagot ni Ace at marahas itong humarap sa kinauupuan niya. Marami, Mr. Bienvenida. Nahihiwagaan ako sa mga pangyayari at aalamin ko yon. At hindi mo ako mapipigilan. Alamin mo kung anong gusto mong alamin. Dahil para sa akin, isang kabit ng papako ang kapatid mo. At kung may mahanap ka mang kasagutan dito sa Bienvenida, sinisiguro ko sa'yong lalo ka lang masasaktan at ilulugmot ang kapatid mo sa kasalanan. Mabangis na sabi ni Ace. Hindi si Samantha umimik.
Saglit siyang naghanap ng isasagot pero wala siyang nakapa, kaya mabilis na lang siyang bumaba ng sasakyan nito. Walang liningon na naglakad siya papunta sa HR office. Nasasabing iniligtas siya ni Ace sa pangalawang pagkakataon at ngayon at alam na niya ang dahilan nito. Abangan! Totoo ba ang mga sinabi ni Ace para pagtakpan ang nangyari kay Samantha? O nahuhulog na ang loob niya sa dalaga?